Hi, magandang araw sa inyo mga kuchikoys at kuchikais. Welcome back sa ating tarot card reading and oracle messages. So this one will be for oracle message coming from the universe, no? At pipili kayo ng tatlong card sa deck of cards na ito, which is the Soul's Journey. At mamaya ilalapag ko dito sa inyong harapan ang tatlong cards na maaari nyong mapili. So, pili lamang kayo ng isang card doon at tingnan natin kung ano nga ba ang mga nakalaan para sa inyo this month of September. So, maaaring pag-isipan nyo muna mabuti, huminga kayo ng malalim kung anong card ang gusto nyong piliin doon sa tatlong cards na yon, no, na ating ilalapag in front of you. And then, masasabi ko lamang din po sa inyo, sa mga collectives, no, na nanonood ng ating video today for this oracle message of the universe, ay take what is only resonating and don't take what is not resonating sa inyo. Para hindi kayo isip ng isip, eh, ba't ganun? Bakit hindi tumutugma? Bakit hindi naman ganun yung nangyayari sa akin? So, only people na nagtutugma sa kanilang reading na to, ng oracle message, ay much better i-take ninyo, no, kung nagre-resonate. Pero kung hindi, yun nga, sabi ko, ignore nyo na lamang. Okay? Let's start. Tingnan natin dito. Shuffle ko lang yung mga cards at papipiliin ko kayo kung ano nga ba sa mga cards na ito ang inyong mapipili, no? So, tingnan natin maigi. Okay. Kuha tayo sa top. Kuha rin tayo sa middle. At dito sa bottom. Okay. So, tatlong cards na yan, mga kuchikoy, mga kuchikoys. Pumili kayo ng isa sa tatlong yan. Tingnan kayo ng malalim at mag-focus, no? Tingnan nyo maigi kung ano nga ba ang inyong magiging mensahe for this week or for this season, no? Tingnan natin kung ano nga ba ang nangyayari or mga maaari or posibilidad na nangyayari sa inyo as of the moment. So, tingnan natin maigi. Ito ang letter A, letter B, at ang letter C. Isipan nyo mabuti kung ano ang pipiliin nyo dito, mga kuchikoys at mga kuchikais. Okay, para sa lahat ng mga pumili ng letters A, ito na ang reading para sa inyo, mga kuchikoys at mga kuchikais. Okay, it says here, happiness. I am aware that being happy means that I am on the right path. Ayan, mga kuchikoys at mga kuchikais, ang mensahe sa inyo, no, happiness. Kung sino man sa inyo o ilan sa inyo ay hindi happy or hindi masaya sa mga panahon na to, ay pag-isipan nyo mabuti kung ano nga ba ang tanging makakapagpasaya sa inyo sa mga panahon ito or makakapagbigay ng kasiyahan or kaligayahan sa inyong mga gustong gawin. Dahil sinasabi dito, no, na you are aware or I am aware that being happy means that I am on the right path. So, ibig sabihin, kapag masaya ka at nagagawa mo naman yung mga bagay na gusto mong gawin sa buhay, ay ibig sabihin, nasa right path ka, no? Kumbaga, nandiyan yung contentment mo, nandiyan yung mga bagay na gusto mo talagang ginagawa, at nagiging grateful at thankful ka sa lahat ng mga bagay at gusto mong gawin sa buhay. So, yan yung nakikita ko so far in this letter A na card. So, mga pumili sa inyo letter A, happiness. So, maaari rin naman ibig sabihin ito na ang ilan sa inyo ay makakaranas na ng kasiyahan or kaligayahan this coming days, no, na maaaring hindi lamang ito sa pagkakaperahan, maaaring sa iba't ibang aspeto ng buhay katulad ng career, ng love, no, on a different ways. So, happiness, isipin nyo lamang po na lagi tayong maging thankful and grateful at maging kontento sa lahat ng mga bagay, and happiness will be there, no? Ibig sabihin, yung kaligayahan or kasiyahan na ating gustong matamasa or makamtan ay makakamtan naman po natin. So, wag na wag lamang tayong bibitaw sa ating mga pangarap para naman na makita natin na tayo ay talagang nasa tamang daan or nasa tamang landas. Okay? Ayan yung ibig sabihin ng inyong card sa mga pumili ng letters A. Ayan, tingnan naman natin ang susunod na card. Mga kuchikais at mga kuchikais, ito na ang inyong napili na letter B na card, no? Tingnan natin ang meaning. Okay, ang sabi dito, honesty.
I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. So, ibig sabihin nito, hindi mo man maaring maasahan or makuha sa ibang tao yung honesty o yung pagiging totoo, no, sa kanilang mga sinasabi, expect it mo or expect mo na lang sa sarili mo na ikaw mismo ay nagsasabi ng katotohanan at hindi ka nagsisinungaling. Dahil ang pagsisinungaling ay kakambal ng pagnanakaw or magnanakaw, no? So, ibig sabihin yan, yung mga tao na gumagawa ng kasinungalingan, especially, no, ako'y medyo hindi naman sa nagsasabi ng kung ano, pero karamihan din kasi sa mga nagiging kabit, no, kahit alam na nila na merong partner or ka-relationship yung kinakabitan nila, patuloy pa rin silang nagiging dishonest sa sarili nila, no? Kaya kumbaga patuloy pa rin yung pagiging hindi nila, sabihin natin, makatao, no? Kumbaga, ang honesty kasi is the best policy. Kung palagi ka nagsasabi ng totoo, ay mainam yan, dahil alam ng mga tao sa paligid mo na ikaw ay nagsasabi ng buong katotohanan at hindi ka nagsisinungaling. Not unlike kapag nagiging dishonest ka, hindi lamang sa ibang tao, pati na rin sa sarili mo, ay talagang ang mangyayari niyan, ikaw lang yung mahihirapan sa ganitong sitwasyon. Dahil kapag ikaw ay nagsisinungaling, no, at nakasanayan mo na yan, ay madalas yan na yung pananiniwalaan mo. Hindi lamang sa sarili mo, kundi pati na rin para paniwalaan ka ng ibang tao. Paano kung yung mga bagay na sinasabi mo na kasinungalingan ay para sa'yo katotohanan, no? Pero sa iba, alam naman nila kung ikaw ay nagsisinungaling o hindi. Mas mainam na pumili sa inyo ng card na ito, no, kung kayo man ay nagsisinungaling. Sana gawin yung tama ang mga bagay-bagay sa inyong buhay. At the same time, huwag na maging dishonest sa ibang tao. Huwag rin, kasi ang nangyayari dyan, parang niloloko mo lang din yung sarili mo, no? Hindi lang ibang tao, kundi sarili mo. So, honesty is the best policy, ika nga. At gawin mo yun palagi sa tuwing na para sa iyong sarili. Kasi kung patuloy ka nagsisinungaling, marami rin ang magsisinungaling sa paligid mo. At hindi mo na malalaman kung totoo rin ba ang sinasabi nila sa iyo. So, yan ang mensahe sa iyo ng universe sa mga pumili ng letter B, at itake nyo lamang po ang mga nag-resonate at iwanan ang mga hindi nag-resonate sa inyong buhay. Hi, mga kuchikais at mga kuchikais, magandang araw sa inyo. Ito na ang inyong card na napili for the letter C. At lagi ko po sinasabi sa inyo sa mga collectives dyan at sa ibang mga nanonood ng ating oracle message of the universe, no, as of the moment or as of this week, ay panatilihin po na i-take nyo lamang ang inyong nagre-resonate o yung mga nagre-resonate sa inyong buhay or tumutugma, at iwanan nyo na lamang po yung mga hindi tumutugma sa inyong buhay, okay? Kasi kayo lamang ang mag-iisip masyado niya. So let's see kung ano nga ba ang napili mo sa letter C, okay? Ang sabi dito, self-esteem. I possess gifts of the soul that benefit me and others. So, ibig sabihin niyan, ang self-esteem is I possess gifts of the soul that benefit me and others. Magkaroon ng lakas ng loob at confidence, ika nga, sa sarili, no? Kasi kung tayo ay mawawala ng confidence sa sarili, ibig sabihin niyan ay hindi rin natin hindi rin natin, kumbaga, makakamtan yung mga bagay na gusto natin gawin sa buhay. Pero kung tayo ay magkakaroon ng self-esteem or yung lakas ng loob at confidence at tapang sa sarili, no, naharapin yung mga bagay-bagay, as long as you have self-esteem in life, ay matutupad mo or magagawa mo ang mga bagay-bagay para hindi lamang sa iyong sarili, pero para na rin sa iyong pamilya o sa ibang tao na minamahal mo. So always have a self-esteem to yourself, at huwag na huwag ka magpapadayag sa mga emotions, sa mga overthinking na sitwasyon, no? Kumbaga, balansihin mo lang din. Sadyang dumarating ang buhay, sa buhay ng tao na tayo nagkakaroon ng mga hindi magaganda or mga hindi kaangkop-angkop na pangyayari sa ating buhay. Pero kung ating susumahin at gusto naman nating makita at malaman kung ano nga ba yung mga bagay natin na gustong maabot or mga pangarap natin, magkaroon ka lang ng self-esteem at makikita mo na balang araw ay makukuha mo ang tagumpay or yung mga ninanais mo na goals mo sa buhay mo. So yan, sa lahat ng mga pumili po ng self-esteem na card or letter C, no, yan ang message sa inyo ng universe, it's self-esteem. And at the same time, sa lahat ng mga nawawala ng loob, nawawala ng pag-asa or parang nadarapa sa buhay, ay pilitin nyo pa rin bumangon at magkaroon
ng self-esteem kung feeling ninyo ay kayo'y nadi-discourage na or parang nawawala na nga ng loob or parang wala ng pag-asa, magkaroon pa rin ng lakas ng loob na tumayo at magkaroon pa rin ng self-esteem para maabot ang mga pangarap na nais mo sa buhay. Okay? Yan ang mga mensahe sa atin ng universe.